So marami pong hindi nakakabit. Ito ata ang ikakabit sa bridge. Okay? Yung didugtong dito sa bridge, gawin nilang 4 lane yung bridge. Yan yung second bridge, okay? Itong nakatambay na to, ito yung second bridge. Tapos bibiyakin nata nila to. Itong barrier bibiyakin nila. So magiging 2 lane po yan siya. 2 lane yung bridge. Kaya kailangan na natin bumalik kasi dead end tayo dun. Sa nakita nyo ay wala po tayong madaanan. So tama nga ako, ito nga yung bundok na sa San Ramon makikita, okay? So ibig sabihin, ito pong gilid na to ay ano yung tawag dun? Yung Limpapa Bridge, okay? Yung sa Limpapa Bridge po yun. Yun po ang tubig na continuous papuntang Limpapa Bridge. So kailangan na natin bumalik. So sayang din yung anong tawag dito, yung ating battery, kung halimbawa hindi tayo makagawa ng bagong topic. Anyway, lalampas muna tayo dito sa mga parang bingi yata yung aso. Hindi na narinig yung horn ng ating motor. So anyway, yun nga. So yun nga mga limang bagay or ating advices sa inyo kung bago po kayo mag-umpisa ng pag-vlog, or halimbawa aspiring vlogger po kayo or motovlogger kayo, okay? So i-recap po natin. Number 1 ay ano yung number 1 natin? Start with what you have. Okay, kung anong meron ka, mag-umpisa ka na kagad. Okay, kahit na cellphone camera lang ay mag-umpisa na kagad. So number 2 po ay ano yan? Kalimutan ko yung number 2. Never mind, upload consistently. Never mind the numbers. Be friendly. Never mind the numbers. At sa number 2 po ay upload consistently, okay? Ibig sabihin ay dapat mag-upload po kayo ng inyong regular na schedule, okay? Kung once a week kayo nag-upload, mag-upload kayo once a week daily, okay? Ibig sabihin, every week ay dapat mayroon po kayong upload, okay? Ito na ba yung daanan natin? Pa naman tayong data. Hindi natin alaman. Makikita yung Google Map kasi wala tayong data. Mawawala tayo dito sa gitna ng bundok. So anyway, ito lang ang pagkasabi ko. Okay, yun nga, yung sa number 2 nga ay upload consistently. Kung daily kayo nag-upload ay mag-upload kayo daily. Kung monthly kayo nag-upload ay mag-upload kayo monthly. Pero hindi po advisable kung monthly kayo mag-upload. Mas maganda na weekly, okay, or twice a week, okay, mag-upload po kayo. So yun po ang ating number 2. At number 3 po, at ang ating number 3 po ay never mind the numbers. Ibig sabihin na, huwag po kayong magpaka-stress sa analytics ng inyong channel. Huwag kayong huwag niyong tingnan kung ilan na yung subscribers. Huwag kayong masyadong mag-worry, kumbaga, okay? Huwag kayong masyadong mag-worry sa kung ilan na yung numbers ng inyong subscribers, ilan na yung nag-subscribe, ilan na yung followers, or whatever, okay? Huwag po kayong magpaka-stress dun, okay? So yun po ang sinasabi ko dun. At para sa ating number 4 ay be friendly to other creators. Dapat po ay kung mag-YouTube ka, or especially kung mag-umpisa ka pa lang, wala kang subscribers, ay maging friendly po kayo sa other YouTuber, okay? Hanapin niyo yung kapares ng inyong niche, tapos mag-subscribe kayo sa kanya, kaibigan ninyo, okay? Siguro pabisitan niyo rin, oh, Brad, may
ganito ganito ganyan ganyan. Okay, ang ganda ng video mo, ang ganda ng ano. Bisita ka rin sa bahay kung halimbawa may time ka o ganun. Okay? Mag-iimbitahan mo siya magbibisita sa inyong channel. Kahit hindi directly nasasabihin mo na mag-subscribe ka, maintindihan niya 'yun. Maintindihan naman niya kung halimbawa YouTuber siya, maintindihan niya kung anong ibig sabihin mo. O kung ano ang tinutukoy mo. O kung ano ang gusto mong sabihin, okay? So malalaman po 'yan. Malalaman niya. At magsa-subscribe din siya. So ibig sabihin kung halimbawa 1,000 yung nakaibigan mo, okay, di may 1,000 subscribers ka na kaagad, di ba? Pero naman yung huwag mo naman pong biglay na isang araw lang gawin mo ng isang araw, di ba? Siguro mga one day ay kaibigan ka ng 100. O di ba may 100 ka na subscriber per day. Sa loob ng 1 week, edi may 700 subscriber ka na kaagad, di ba? So tulad pagkasabi ko, hindi po yun sub-to-sub or whatever. Kasi unang-una is the same po yung inyong niche. Okay? Ibig sabihin, the same yung inyong topic, so wala namang problema. At sa number 5 nga, ay yung nga. Ang number 5 natin ay ang never seek validation from others. Huwag na huwag kang magkikipag-seek ng validation. Huwag na huwag kang makikinig or tatanggap ng advice sa inyong mga kaibigan or sa inyong mga kamag-anak. Kasi unang-una is number 1, 100% na sasabihin nila ay negative po yan. Sabihin nila kagad nila, huwag kang mag-umpisa na pag-YouTube kasi hindi ka maganda. Ganun. O huwag kang mag-start na pag-YouTube kasi hindi ka naman talented. Okay? Wala ka mang talent sa pag-motor. Okay, ganun-ganun po yan kagad yung sasabihin nila. Which is, kumbaga, ang tawag dun? Hindi po, angkop. Which is, kumbaga, makakasira po sa inyong pangarap, okay? Kung halimbawa, makinig ka sa kaibigan mo, pag sinabi ng kaibigan mo na, hindi, huwag kang mag-start ng YouTube, okay? Para sa mga ganda lang yan, okay? Or huwag kang mag-start ng isang YouTube kasi hindi ka naman guwapo, eh. So, kung ba, masisira yung pangarap mo, dahil sa advice ng mga kaibigan mo, or dahil sa advice ng inyong mga kamag-anak, di ba? So, huwag kang makikinig sa mga advice ng mga kaibigan mo. Kaya nga, sabi ko, I never seek validation from others. By the way, kakabit po natin ang ating, ano to? Kakabit natin ang ating power bank. Kasi duda ko, ay malalobat na yung ating GoPro. Sayang naman ang ating content, di ba? So, kunin po natin ang ating power bank, pati yung pero kailangan na rin natin umuwi kasi malapit na rin umulan. Ito po ang ating cable sa ating power bank. Tapos yung ating power bank ay dito lang yan. Dito po ang ating power bank. Pero ngayon ay continuous po ang ating pagkukuntuhan. Hindi masayang yung ating pagod dito, di ba? Hindi masayang yung ating gasolina. So, sayang naman yung gasolina natin, wala tayong kwentuhan, di ba? Imbes na kwento lang tayo ng kwento o ride lang tayo ng ride, sayang yung gasolina. E di lubos-lubusin na natin, di ba? Dito na tayo sa daan. Hindi ko lang kung makikita ko. Pero ikakabit po yan natin dito. Dito po yan kinakabit. So yan, nakalight na po. So yan, nakalight na po. Ibig sabihin ay nakakonekta na yung ating power bank sa ating ano tawag dito? Sa ating GoPro. Kaya pwede na natin itago dito sa ating bag. Kasi mahaba naman itong wiring natin, wala nang problema. Wait lang sana. Okay, ibibitay lang natin dito sa ating kwan, para hindi ma. Okay, mahaba naman yan. Okay, kakatakot isa mahulog sa baba yung ating ano to. Yan. So yun, may
backup power po tayo. Parang sa ganun ay